sa pagpalang umaga sa bawat isa atin. Praise God, salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po ay patuloy na pong mag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo muna po ay patuloy na umawit sa Panginoon. Awitin nga po natin yung nang makilala ang Diyos. Nang makilala ang Diyos, ang buhay ko'y nabago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay hinihimo, masunod lamang kanyang kalooban. Minsan ba po, nang makilala ang Diyos, ang buhay ko'y nabago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay hinimo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Tapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Hallelujah. Wala na kong ibang paglilingkuran, ang buhay ko sa Diyos. Nakalaan, napakabuti, sabihin mo natin, napakabuti akin ay umibig, ang katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na pong ibang paglilingkuran, ang buhay ko sa Diyos. Ang buhay ko, ang buhay ko sa Diyos na kalaan. We praise, we name, salamat. Salamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, we glorify your name, Lord. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan, O Diyos. Tunay na kayo'y mabuti, tunay na kayo'y tapat, tunay na kayo'y hindi nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay na kayo'y dakila, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyong biyaya sa umaga pong ito. Sa panibagong buhay, sa lakas, biyaya po ninyo, Panginoon, Lord. Sa mga pagpapala na ipinagkakalob niyo po sa amin. Patuloy kami nagpupuri sa inyo, Panginoon. Samahan niyo nga po kami sa patuloy po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po ay matuto, Panginoon, lumakas, lumatag sa pamamagitan ng mga bagay po na ito, Panginoon. Kayo lamang po ang aming itinataas, sinasamba, pinapupurihan sa umaga pong ito. Hayaan po ninyo, samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Siyang magbigay ng kaunawaan, ng karunungan sa bawat isa po sa amin. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Kami po pala ay nandito po sa lugar po ng Bagong Silang, no, sa pangunguna po ni Pastor Luis Bailon, under po ng District 9. At salamat po sa isang pribileyo po na magamit po sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At katulad po ng pag-aaralan po natin ngayon, ay yung tinatawag po na rejoicing in our salvation, o tayo po ay magalak sa ating kaligtasan. Na po, maraming mga tao ang nagagalak ngayon sa ibang mga bagay. No, katulad na lamang sa mga bagay sa ginagawa nila sa bawat araw, sa kanilang pag-aaral sa sekular, o kuminsan naman ay sa promotion sa kanilang mga trabaho, no? Doon natutuon yung kanilang pansin o yung kanilang kagalakan. No, pero ano ba yung tunay na kagalakan, at saan ba dapat tayo nagiging masaya? Ang sabi po dito sa Luke chapter 10 verse 20. Sa Luke chapter 10 verse 20. Buksan po natin. Sabi po rito, basahin ko na lamang po dito sa Ang Salita ng Diyos version. Ganon pa man, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang spirito, kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Amen? Katulad po ng sinasabi po sa verse po na ito, na huwag tayong matuwa dahil sa mga bagay na meron tayong kakayanan, no, o meron tayong abilidad, no, lalo na yung sabi doon na napapasunod ninyo ang masasamang spirito. Dahil nung pagkakataon po na ito, ay inutusan ng Panginoon yung 70 na iba pang mga alagad niya upang humayo, no, at ipangaral nga po yung ebanghelyo ng Panginoon sa iba't ibang mga bayan. At ang nangyari po ay binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan para makapagpalayas ng mga masasamang espiritu. No? At talaga namang natuwa sila, no, doon sa kakayanan na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. No, isipin ninyo na makapagpalayas ng mga masasamang espiritu, at maraming mga taong gustong makapagpalayas ng masamang espiritu. No, dahil nga mahirap palayasin yung mga masamang espiritu, pero sila ay nagkaroon sila ng ganung kakayanan, no, at natuwa sila sa isang bagay na yon. No, pero katulad po ng sinasabi dito, hindi yung mga bagay na yon yung dapat nating tignan. Hindi lang dahil meron tayong kakayanan sa ating buhay, o meron tayong mga abilidad, o meron mang sa anumang bagay, no po, sa mundong ito na maaring makapagpasaya sa atin, mga blessings, mga pagpapalan na dumarating sa atin. Kundi ang ikatuwa po natin ay yung nakasulat yung ating pangalan doon sa langit na bayan. Na meron po tayong kaligtasan sa piling ng Panginoon. At yun yung nawawala sa mga Kristiyano ngayon, dahil masyado na tayong nakapokus doon sa mga bagay na blessing, o mga material blessing, no? O kaya yung mga bagay na pagpapala sa atin sa trabaho, sa ating school, no? Ay masyado na nating napopokus yung mga bagay na yun. Pero nakakalimutan po natin na meron tayong kaligtasan sa piling ng Panginoon. At yun yung isang bagay na dapat po nating ikatuwa, no? Katulad nga ng ating pinag-aaralan po ngayon, na magalak tayo doon sa ating kaligtasan sa Panginoon. Magalak po tayo dahil ligtas tayo sa piling ng Diyos. At sinasabi nga po dito sa Mark chapter, buksan po natin sa Mark chapter
8 verse 36. Sabi po dito sa Mark chapter 8 verse 36 to 37, ganun pa man huwag kayong matuwa. Mark chapter 8 verse 36 to 37, sabi po rito, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May babayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Yan. Katulad po ng sinasabi po roon na ano ba yung mapapala ng isang tao kahit mapasa kanya man yung buong mundo, itong buong sanlibutan, no? In-exaggerate na ng Panginoon. Sa'yo na yung buong sanlibutan, sa'yo na lahat ng mga bagay sa mundong ito. Pero sabi doon, kung mapapahamak din naman yung iyong kaluluwa doon sa impyerno, at yun na yung walang hanggang kapahamakan, wala rin pong kabuluhan yun. Wala tayong mapapakinabangan at walang maaring maibayad tayo, no? Maski yung mundong ito ay hindi natin pwedeng ibayad para maibalik yung ating kaluluwa doon sa, mula doon sa pagkapahamak sa impyerno. Kaya tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na magalak tayo doon sa ating kaligtasan. No, i-treasure natin kung ano yung merong binigay na Panginoon at walang iba kundi yung kaligtasan na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. At yun yung natatanging paraan ng ginawa ng Panginoon. No, wala nang ibang paraan, no, hindi dahil sa mabuti tayong tao o dahil sa anumang mga bagay na meron tayo para tayo po ay maligtas, no, kundi doon sa ginawa ng Panginoon kaya siya bumaba dito sa ating mundo. 'Di ba nga po, ngayong December malapit na yung ating celebrate na nagse-celebrate tayo ng Christmas, no? At ang nakikita natin kadalasan, 'di ba, yung mga maari nating matanggap na regalo, maaring matanggap natin ng mga bagay-bagay, no, na maaring makapagpasaya sa atin. Pero meron na tayong tinanggap na higit na regalo sa lahat ng mga bagay, at yun po yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yung tayo po ay iniligtas ng Panginoon, no, bumaba dito ang Panginoon, naghirap siya. Siya po ay pinahirapan, no, at yung isang bagay na pinakamahirap doon ay kahit wala siyang kasalanan, ay inari siyang may sala para lamang mapatawad po ang bawat isa sa atin. Para tayo po yung maging katwiran ng Panginoon. Kaya yun po yung dapat po nating ikagalak, no? Na tayo po ay ligtas sa piling ng Panginoon. Sabi rin po dito, buksan po natin sa aklat po ng Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Sabi po rito, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Kaya sabi po roon, no, hindi dahil nakakapagpalayas kayo ng masamang spirito, yun na yung magiging kagalakan po ninyo. Opo, mabuti po yan na tayo ay nakakapagpalayas ng masamang spirito, pero merong pang higit na dapat tayong ikagalak. Na po, walang iba kundi yung kaligtasan ng ating kaluluwa. At sabi po rito na nakasulat yung pangalan natin doon sa aklat ng buhay. Sabi dito, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan, no, ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Isipin niyo po yon, kung hindi tayo nakasulat doon sa listahan ng aklat ng buhay, no, ano pong mangyayari sa atin? Ay itatapon tayo doon sa lawang apoy o doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya
tayo bilang mga ligtas sa piling ng Panginoon, alam natin na nakasulat yung pangalan po natin doon sa aklat ng buhay, no, sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Diyos. Kaya yun po yung dapat po nating ikagalak, dahil alam natin na makakasama tayo sa piling ng Panginoon at wala nang iba pang pinakamasayang pangyayari o pwedeng mangyari sa ating mga buhay, kundi yung makasama natin, makapiling natin ng Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Kaya sa presensya ng Panginoon, doon may tunay na kagalakan. At alam natin na yung pagliligtas ng Panginoon sa atin ay nalalapit na. Kaya sabi rin po dito sa Revelation chapter 3 verse 5, Revelation chapter 3 verse 5, ang magtagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga taga-sunod ko. Amen. Yung mga magtatagumpay, sabi po roon, ay bibihisan ng Diyos ng puting damit at hindi naaalisin yung pangalan niya doon sa aklat ng listahan ng buhay. Sa panahon po natin ngayon, di ba po, masaya tayo kapag nakalista yung pangalan natin doon sa, halimbawa na lamang po, di ba, sa ayuda, no? Ay tuwang-tuwa tayo dahil nakalista yung pangalan natin doon sa mga katanggap ng ayuda o nung pera, no? Pero higit sa lahat, sabi po roon, ay ikagalak natin dahil nakasulat yung pangalan po natin sa aklat ng buhay. Amen? Nakasulat po yung pangalan po natin doon sa aklat ng buhay. Sabi rito, ipapakilala ko sila sa aking ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. No, ipapakilala po tayo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang ama. No, anong klaseng kagalakan na yun? Anong klaseng pribileyo yon na ipakilala? No, isipin na lang po natin yung ating pangalan, no, ay ipapakilala ng ating Panginoong Jesus na hindi tayo ikinakahiya ng Panginoon sa harap ng kanyang ama, kundi ipinakilala pa tayo at tinanggap tayo bilang kanyang sariling anak. At yun na po yung pinakamasaya o pinakamasarap na pakiramdam na maari po nating maranasan, na ipakilala tayo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang ama at sa kanyang mga anghel. Amen? Isipin nyo nga po yun, di ba? Kilala tayong lahat ng Panginoon, no? Lahat ng tao sa mundong ito ay nakikilala ng Panginoon. Sabi nga, maging yung ating buhok ay bilang niyang lahat. Pero darating yung araw, no, sa paghuhukom po ng Panginoon, nasasabihin ng Diyos doon sa mga taong hindi kumilala sa Kanya o hindi sumampalataya sa Kanya, na hindi kita nakikilala. Isipin niyo po yun, alam ng Panginoon, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, Siya ay marunong sa lahat, nakikilala Niya ang lahat ng mga tao, pero darating sa pagkakataon, nasasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita nakikilala. At ayaw po nating mangyari yon sa ating mga buhay. Amen? Kundi nais natin, nakilalanin tayo ng Panginoong Jesus, pero bago po yung mangyari ay dapat kilalanin din po natin siya at sampalatayanan natin siya sa ating pong mga buhay. Dahil alam natin, nakilala ng Panginoon lahat ng mga tao dito sa mundo. Yung pangalan, edad, no? Pero yun nga, ang nakakalungkot, kapag sa huling araw, no, sa paghuhukom ng Panginoon, ang sasabihin sa atin ng Diyos ay, hindi kita nakikilala. Lumayas ka sa aking harapan. No, pero isang malaking kagalakan naman sa atin, no, kung tatawagin tayo ng Panginoon sa ating pangalan, papakilala sa kanyang ama, papakilala sa kanyang mga anghel, yun na po yung pinakamasarap na maaaring nating maramdaman sa ating mga buhay. Yung hindi tayo ikahiya ng Panginoon. Sabi rin po dito sa aklat po ng mga awit, chapter 51 verse 11 to 12. Psalm chapter 51 verse 11 to 12. Sabi dito, kahit hindi
Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas niyo ako at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Katulad po ng sinasabi dito na ito po yung hiling ni David sa Panginoon nung siya ay magkasala sa harapan ng Panginoon. Sabi niya na huwag siyang itaboy sa piling ng Panginoon, no? Yung banal na espiritu ay huwag bawiin sa kanya. At yung pangatlong hiniling niya sa Panginoon ay ibalik sa kanya yung kagalakan na naramdaman niya nung siya ay iniligtas ng Panginoon. O yung kagalakan ng kanyang pagliligtas, no? Dahil kapag nawala sa atin yung mga bagay, yung bagay po na yon, no, ay madali na lamang po tayong madala ng kung ano-ano mang mga problema sa mundong ito, no, ng mga pagsubok sa ating buhay. Pero kapag meron tayong hawak-hawak na kagalakan sa pagliligtas ng Panginoon, no, ano man yung mga dumating sa atin, no, ng mga problema o mga pagsubok sa ating mga buhay, o kahit maging pagpapalaman, no, eh hindi po natin ipagpapalit yung kagalakan na yon na tinanggap po natin sa pagliligtas ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya yun po yung ikasaya po natin, no? At yun yung tinuturo ng Panginoon. Dahil walang ibang purpose ang Panginoon kung bakit man siya bumaba po dito sa lupa, kundi para iligtas yung mga taong nawawala, no? Iligtas yung mga taong mapapahamak. At lahat tayo ay patungo doon dapat sa impyerno. No, patungo tayo doon sa walang hanggang kapahamakan. Kaya pero yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon, no, lalo na ngayon nalalapit na yung Pasko, no, sineselebrate natin kapanganakan ng Panginoon, no, na ibinigay niya yung kanyang buhay, bumaba siya dito sa ating mundo. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakababa para iligtas po yung bawat isa sa atin. Kaya panguli na lamang po ang talata. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 8 hanggang 9. Unang Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9. Kahit hindi niyo siya nakita ay mahal niyo siya. At kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa kanya. At naguumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Amen? Na sabi po roon na kahit hindi man natin siya nakita. Amen? Sino po bang nakakita na dito sa Panginoong Jesus? Diba? Wala pa naman po. No? Pero ang sabi po roon, kahit hindi niyo siya nakita, ay mahal niyo siya. Amen? Na kahit hindi man natin nakikita ang Panginoon, pero iniibig natin ang Panginoon. Kahit hindi man natin siya nakikita hanggang ngayon, sabi po roon, tayo po ay sumasampalataya sa Kanya. At yun yung essence ng ating pananampalataya sa Panginoon. Na kahit hindi man natin nakikita ang Diyos, tayo ay naniniwala sa Kanya, nananampalataya tayo sa Kanya, iniibig natin ang Panginoon. No, dahil sa pamamagitan po noon, ay doon nakikita yung tunay nating pananampalataya sa Diyos. At sabi po dito na nag-uumapaw yung ating kagalakan sa piling ng Panginoon. No, nag-uumapaw sa ating kalooban, no, na hindi maisaysay, hindi maipahayag ng ating bibig. Na kahit anong sabihin mong masaya ka, di ba po, may mga pagkakataon sa ating mga buhay na gano'n na hindi lang maisaysay sa ating pananalita na tayo ay masaya. Talagang masayang-masaya tayo. No? Sa ating pakiramdam, sa ating mga ginagawa. Di ba nga po, kapag nakakita tayo sa TV, di ba yung mga nananalo sa game show, sa mga palaro sa TV, no? Mga contest. Kapag sila ay nanalo, di ba po, yung sobrang kagalakan nila, nag-uumapaw, na sumisigaw sila dahil nakatanggap sila ng malaking pera, na nakatanggap sila ng anuman yung mga bagay na napanalunan nila, no? Ay hindi maisaysay yung kanilang, sa kanilang pananalita na masaya sila. Talagang nag-uumapaw sa kanilang buong pagkatao. Pero higit yung tinanggap po natin, no?
higit sa anumang kayamanan ng mundong ito, yung tinanggap nating regalo na nagmumula sa Panginoon. At yun po yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya ang sabi po dito, na hindi maisaysay ng ating bibig dahil tinanggap natin yung bunga ng ating pananampalataya o yung layunin ng ating pananampalataya na walang iba kundi yung ating kaligtasan. Kaya yung kaligtasan natin, yun yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Na dahil alam natin, isang araw, balang araw, na po ay makakapiling natin ng Panginoon doon sa langit. At doon ay wala nang hanggang kagalakan, walang hanggang kasiyahan na ipaparanas ng Panginoon, ibubuhusin yung pag-ibig niya sa atin, no? At doon po natin mararanasan yung wala nang kalungkutan, wala nang hirap, wala nang sakit, no? Kung sa mundong ito tayo po ay nahihirapan, 'di ba? Marami tayong mga dinaranasan, mga kahirapan, mga problema, mga pagsubok, pero doon sa piling ng Panginoon, aalisin niya lahat ng bagay po na yun. No? Yung kahirapan, yung pag-iyak, yung luha, na sabi, sinasabi sa Revelation, na aalisin lahat ng Panginoon yun. At alam natin na yun yung isang bagay na dapat po nating ikagalak sa atin pong mga buhay. Kaya, purihin po ang Panginoon, no, dahil sa kagalakan na ibinibigay ng kanyang pagliligtas sa atin pong mga buhay. No? At hayaan po natin na patuloy nating tayong manampalataya sa Panginoon sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, sa pamamaraan na ginawa ng Panginoon sa kaligtasan natin, no, hindi sa pamamagitan ng pamamaraan natin, no, hindi sa pamamagitan ng kagalingan natin, hindi sa pamamagitan ng kung anumang maaari nating ibigay sa Panginoon, no, kundi dahil alam natin na ibinigay ng Diyos yung kanyang buhay sa ating lahat. Bumaba siya dito sa mundo. Amen. Nagdusa siya, naghirap siya, inari siyang may kasalanan, namatay siya. Doon sa krus ng Kalbaryo, no, inilibing at nabuhay na maguli. At ngayon, sa piling ng Ama, no, ang sabi niya po sa John chapter 14, na ipinaghahanda tayo ng Diyos ng matitirhan doon sa piling niya. No? Na kung saan, pagbalik niya po rito, isasama niya tayo, no? At kung meron mang mga blessing na dumarating sa atin, mabuti po iyan. No? Kung meron mang mga pagpapalang nagmumula sa Panginoon, mabuti po iyan. Pero hindi natin dapat tignan ng higit yung mga bagay po na yon, kundi tignan natin dahil alam po natin na sa piling ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon, ay meron tayong kaligtasan na tinanggap sa Kanya. No? At kahit wala man tayong tanggaping regalo ngayon sa Pasko, no, masaya tayo. No, nagagalak tayo. Bakit po? Dahil tinanggap na natin yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Nakasulat yung ating pangalan doon sa langit na bayan, sa aklat ng buhay. At yun yung pinaka masarap, no, na pakiramdam sa atin, na alam natin na nakasulat yung ating pangalan sa aklat po ng buhay. Kaya muli po, mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po ay patuloy po na manalangin sa oras po na ito. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo, katapatan sa bawat buhay po ng bawat sa amin, aming Diyos. Hallelujah. Sa kagalakan na ipinagkakaloob niyo po sa amin, na kami po ay ligtas sa piling po ninyo, Panginoon. Kaya anuman yung mga bagay na dumating sa amin, Panginoon, problema, pagsubok, o kahit maging pagpapala man, Panginoon, Hallelujah, ay hindi po namin ipagpapalit yung kagalakan na natanggap po namin sa pagliligtas po ninyo sa amin pong mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa ginawa po ninyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pagliligtas, salamat sa biyaya po ninyo na aming nararanasan sa amin pong mga buhay. Tulungan niyo po kami na patuloy kaming manampalataya sa inyo kahit hindi man namin kayo nakikita, Panginoon. Ipatuloy kaming maniwala, magtiwala, at ibigin kayo sa amin pong mga buhay.
Kaya pagpalain nyo nga po ang page po na ito, Panginoon, pag-aaral ng iyong mga salita, dalangin po namin na marami pa pong mga tao ang maabot sa pamamagitan ng page po na ito. At maging yung mga tao nakikinig, Lord, sa online, dalangin po namin, Lord, na kayong kumilo sa kanila, ano man yung mga gagawin nila sa buong maghapong ito, magtatrabaho sila, Lord, o gagawa sila para po sa inyo, Panginoon, Lord, ay dalangin po namin na pagpalain niyo po sila, ingatan, gabayan, at patuloy silang manalig at manampalataya po sa inyo. Halaya, pagpalain niyo nga po ang bawat isa, Panginoon, nakinig sa oras po na ito, Panginoon. Kayo lamang po ang aming sinasamba, pinapupurihan sa umagang ito. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Hayaan po ninyo na ang banal na Espiritu po ninyo ang patuloy na kumilo sa amin, patuloy na magbago, Panginoon, sa amin po mga buhay, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo ang papuri sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. At sa Diyos po ang lahat ng papuri. Kaya God bless po sa bawat isa.